Okay. Muli, magandang gabi sa inyo mga kabayan, mga kaibdi, mga kaibigan ko dyan sa labas. Nandito na naman tayo ngayon sa ating segment o pagpapatuloy ng ating kulong o pitak ng kaalaman. Itong may pakialam tayo. Kasi marami tayong kulong. Itong may pakialam tayo, isa ito sa mga pitak na kaalaman na inilatag ko para malaman natin yung mga bagay-bagay at yung mga gumugulo sa ating isipan. Tulad ng sa science, marami kasi ang aspeto ng science na hindi naunawaan ng mga ordinaryong tao. At saka yung isa ko pang kulong, yung kaalaman tungkol naman sa Biblia, yung tungkol sa ehersisyo. Paano palakas natin ang ating katawan, kasi kailangan natin yan gawa ng iba tayo ngayon na paharap dito sa virus na hindi maintindihan, na wala pang nakapag sa gawa ng antidote o gamot na magpapatigil dito, bagkus lalo pang lumalala. Kaya anong gagawin natin? Kailangan maunawaan natin kung ano ang mga bagay at mga ideya at mga kaalaman na makapagpalakas sa ating katawan. Kasi yung katawan natin mismo ang lalaban doon sa virus eh. Ano? Hindi pwede yung aasa na lang tayo sa sabi-sabi. Ibasihan natin yung science. Kasi ang science, pinapalabas ang mga kaalaman dito para sa pakinabangan ng ibang tao. At itong mga nagsagawa nito at nag-aaral, pinalabas na nila ito dahil sa aprobado ng mga credited din na mga individual. At itong mga nagsagawa nito at nag-aaral dito, ay sila yung mga nakatanggap ng mga prizes na binibigay din ng gobyerno ng mga iba't ibang bansa. Yung mga mamamayan nila ng mga magagaling, binibigyan nila yan tulad ng mga inventor. Pag nakaibinto ka ngayon ng mga bagong imbensyon ng mga pakinabangan ng sangkatauhan, ikaw ay mabigyan ng Nobel Prize. Matagal na yun. Nag-start siguro, kung di ako nagkamali, mga 17 to 18 century. Diba? Tulad ng mga nina Einstein, Tesla, Edison, yan ang mga Nobel Prize yan. At napakalaki ang binibigay sa kanila ng gobyerno na premium. Malaki ang binibigay sa kanila ng gobyerno na premyo. Kaya ngayon, nandito tayo sa krisis. Dito sa ang tao ay aligaga na at saka naguguluhan. Kung ano ang gagawin nila para sila ay maging ligtas dito sa virus na to, kasi hindi natin nakikita to eh. Ngayon, marami ang mga napanood ko nga kanina sa TV, marami daw kasi nag-alok ang Pangulo ng 4 million ata, kung di ako nagkamali, doon sa makaka-discovery ng gamot. Ewan ko lang, makaka-discovery ito sa atin. Doon nga sa Germany, sa France, sa United Kingdom, sa US, sa India, sila yung mga maunlad ng mga bansa. Hindi nga sila makaka-indinto ng gamot na yan, yung antidote. Pati ang China eh, antidote ba sila na pinalabas? Wala naman ah. Silang unang tinamaan ah. May naipalabas sila ngayon, wala ah. Ngayon, marami-raming nagsusulputan na sila daw ay naka-indinto ng gamot. Dito nga sa atin, sa Pilipinas, naka-indinto daw sila ng gamot dito eh. Kaya kailangan lang daw sila usapin ng Pangulong Duterte eh.
maniwala ka naman dyan. Eh, doon nga sa ibang bansa, doon sa nabanggit ko kanina eh, hindi nga sila basa-basa makakita ng cure dito sa COVID na to eh, samantalang advanced sila masyado. Saan ba nanggagaling yung mga inventor doon sa kanila? Tulad ko nga nabanggit doon sa una kong kulong eh, gaya-gaya nga lang din tayo eh. Although na magagaling tayo, pero hindi natin talaga sila kayang pantayan. Kasi nga, una silang na tuto ng mga kaalaman. Kayo ba ay nakakita ng periodic table? Sino ba ang nakaimbento ng periodic table? Nandoon ang mga element ng mga iba't ibang mga mineral, mga chemical, mga element tulad ng tubig. Ano bang element ng tubig? Di ba hydrogen, dalawang hydrogen saka isang oxygen? Yung moles doon sa pinag-aaralan natin sa chemistry, molecules yun. Ngayon nga ako nung natuto eh. Mga kailan lang, ang moles pala ay molecules yan. Okay, sige. Dito tayo, unahin na natin itong nagsasabi na asin daw ang nakakagamot sa COVID. Nakita nyo ba siya nung nagsasalita siya? Sa US daw, siya nagtatrabaho sa kumpanya. Isa sa mga kumpanya doon ng US nagtatrabaho. Tingnan mo lang ang itsura. Eh, parang mangwiwiting lang yun eh. Tingnan mo ang background niya sa likod, yung hangar niya. Mayaman ba yung dinitirahan niya? Yung bahay ng doon sa Amerika? Mayaman. Tingnan mo ang hangar niya. At saka yung pintura ng background sa likod. Mas makinis pa tong pintura ng background sa likod eh. At saka yung damit niya, laylay pa eh. Mas laylay pa rito eh. Tsaka lumang-luma eh. Yun ba yung nagtatrabaho sa US? Boy na, hindi naman natin ini-small yung tao. Pero, dapat matuto tayo. Kasi naguguyo tayo eh. Ha? Naguguyo tayo ng mga sinasabi niya. Mamaya, kain ka ng kain ng asin niya, may hypertension ka pala, di na tigba ka kaagad. Kailangan natin dito magtulungan kung ano talaga yung tama. Hindi yung haka-haka. Pagkatapos ay gawin naman natin. Mauna tayo mamatay doon. Sinasabi ko sa inyo, mga kaibigan. Bueno, unahin na natin siya. Tingnan natin kung tama ba na ang asin ang gamot sa mga purin bakterya. Yung purin na yun, yung mga bagong bakterya na lumitaw na hindi kilala ng immune system natin. Kaya hindi niya kayang patayin at saka hindi niya kayang alisin sa ating katawan. Ngayon, ito. Sabi dito, what is the role of salt in your body? Ano daw ang trabaho ng asin sa ating katawan? Ito ang sabi ay, sabi ng mga eksperto to ha, hindi to sa akin, binabasa ko lang at papaliwanag sa inyo. Kasi marami tayong mga kaibigan dyan sa labas na hindi nakakaunawa at saka hindi nakakaintindi. Eh di yung mga English nito, eh di... busisiin natin at saka tulungan po kayo na medyo maipaliwanag ng konti para maintindihan natin. Ito. Salt plays a crucial role in maintaining human health. Kailangan naman talaga natin ng asin sa katawan. Diba? Diba yung dextrose natin ginagamit pag dehydrated yun ay maalat-alat yun? Ayun, may sodium yun. It is the main source of sodium, kita mo, and chloride ions in the human diet. Alam niyo ba itong mga ion-ion na to? Kahit ako hindi ko to alam eh, sa unang sulyap pa lang eh. Diba, ang ating katawan, sabi nga sa ng mga eksperto ay
all non-living things and living things are made of tiny building of atoms. Yan ang sinasabi. Naintindihan nyo ba? Baka hindi. Ano bang tiny? And building. Di ba structure ng atom? Mga gusali ng maliliit na molecules. Di ba? Ayan siya eh. At saka yung molecules at saka atom, may ayon yun eh. Di ba? Sa kung iano nga natin sa ano ah, sa electrical, di ba yung copper, nandoon na yung molecules at saka ion, tinatawag nila yung negative ion, yun yung gumagalaw-galaw sa paikot-ikot doon sa nucleus. Ang nucleus naman ay binubuo yan ng proton at saka kalimutan ko na lang tip. Proton. Basta yung isang neutral kasama doon sa proton. Ang umiikot-ikot doon ay yun yung ion. Tama ba ako? Papalayo ata tayo. Ah, may correct nga. Electrons pala, negative electrons. Diba yung sinabi natin kanina, ang katawan natin ay kasama doon sa building of tiny atoms. Kaya nandito yung mga lintik-lintik na ions na to. Pwede, huwag na natin palalimin. E diretso na natin. Sodium is essential for nerves and muscle function and is involved in the regulation of fluid in the body. Sodium also plays a role in the body's control of blood pressure and volume. Kinokontrol niya yung blood pressure at volume ng tubig sa katawan. Sodium enables transmission of nerves impulses around the body. Ibig sabihin ng impulses, inuudyukan niya maging mapusok ang mga nerves mo sa buong katawan. It is an electrolyte like potassium, calcium, magnesium. It regulates the electrical charge moving in and out of the cells in the body. Di ba? Tulad sa kuryente, di ba may lakas yun? Tayo din may electrical charge. Hindi nakakaintindi. Ngayon, ang ano pala ng sodium sa katawan ay magiging isang electrolyte. Kita mo yung electrolyte? Yun yung electrolyte. Halimbawa doon yung tubig sa baterya. Di ba ang baterya natin ay compose yun ng plate. Yung plate, mga maninipis na bakal na
may gumagamit sa baterya na zinc at saka copper. Yung zinc kasi sa maiksi lang na paliwanag ay ano siya, bali weak pole of electrons, pole of electrons. At saka yung copper naman is strong pole of electrons. Ibig sabihin, mahina ang paghatak niya ng electrons. Kaya kung i-combine mo sila, itabi mo sila ng copper, tsaka may electrolyte sa gitna, lagyan mo siya ng wire, yung electrons ng zinc, na metal, hihilahin ngayon ng copper. Yung electrons na yun, yung negative electrons. Kaya pag hinagyan mo ngayon ng ilaw dun sa gitna, dun sa may wire, iilaw yun kasi dadaan ang electrons dun, yun ang napapainit dun eh. Kaya umiilaw eh. Tapos dadaan na naman ngayon ang combination ng chemical doon. Kung may electrolytes ka, may chemical reaction din doon para mailipat niya yung maikambyo niya yung mga electrons na yun nandoon sa copper. Paikot-ikot lang, maganon. Pag nawala na ngayon yung chemical na content ng electrolyte natin, patay na rin ang battery. O, ganun ang mangyayari sa ating katawan. Di ba? O, ngayon. Base dun sa nabasa natin, kaya importante pala ang importante pala ang asin sa ating katawan. Piro. Ito may piro to eh. May tanong eh. Kailangan ba natin mag-intik ng asin? Para masabi lang na matanggal yung virus sa ating lalamunan na sinasabi niya? Hindi ah. Baka patayin ka ng asin. Sinasabi ko sa inyo. Kaya ang ating katawan may kumukontrol doon sa asin. Nagre-regulate sa asin sa ating katawan at saka yung tubig. Ang nagre-regulate doon sa asin sa ating katawan, may tawag doon eh. Diba tulad ng sabi ng mama? Asin daw ang pagpagaling sa COVID. Alam nyo, kailangan din na i-regulate natin ang asin sa ating katawan. Bakit? At ang tubig sa ating katawan. Ang may role o may katungkulan na magtrabaho dito ay yung tinatawag nilang aldosterone. Aldosterone. Kung hindi ako nagkamali, dito ata yan sa liig eh. Sa liig yan. Kaya minsan, yung tao na kulang sa iodine, bumubukol yung liig. Tulad ng atay, pag kinulang ka sa protina, ang atay mo ang sumusupply sa iyo ng protina. Hindi ba? Kaya kung wala kang iniintik na protina, hirap na hirap yung atay sa iyo magsusupply ng protina. Kaya may isang TV station na nagdokumentaryo tungkol doon sa malalaki ang tiyan sa probinsya. Kasi kulang sila sa protina, kaya yung tiyan nila lumulubo, yung atay nila lumalaki. Dahil ang atay mo, hirap na hirap yan sa pagbigay sa iyo ng protina. Wala kang iniintik na protina eh. Ganon din tong mga tulad ng goiter. Ayan, pagkulang ka sa asin, sa iodine, ayan, lulubo din yan. Parang ganon. Huwag na natin pag-usapan yan kasi mga eksperto lang talaga makakapagbigay ng idea. Dito na lang tayo mag-focus kung talagang asin ba ay nakaagamot sa COVID. Tsaka pasensya lang kayo kung medyo nagkamali ako doon minsan sa mga binibitawang salita. Tulad nung ayon kanina, na-confuse ako yung bintik na yun eh. Napunta tuloy ang idea ko sa electrons eh. Okay, wala na, huwag na nating pag-usapan yun.
Sabi, salt make your body whole unto water. Kaya mo, ang asin ay pinipigilan niya o parang hinahawakan niya ang tubig. Nag-absorb siya ng tubig eh. Ngayon, hindi makakalabas yan ngayon sa katawan ng tao. Ayan ang mangyari sa'yo. Di ba mayroong maraming matataba, yung tabang hangin na tinatawag? Matataw sa maalat yun, tulad ng mga sincerya. Kaya sila nananaba. Nahahawakan ng asin kasi sa katawan yung tubig eh, na dapat i-discharge mo na yun eh. If you eat too much salt, the extra water stored in your body raises your blood pressure. O, tingnan mo. Ang asin, marami kang asin sa katawan, hinuhold niya ang tubig sa katawan mo, ngayon, lalapot ang dugo mo. Ano ngayon ang mangyayari pag lumapot ang dugo mo kung high blood ka? Di pag tumaas ngayon yung BP mo, hirap na hirap yung puso mo sa kabubumba, ngayon baka maano ka, kumulaps ka, ay di maaga kang namatay. Sabi nga, the higher your blood pressure, the greater the strain. Ang strain na to ay malaki ang pagkapilay o pagkapwersa, yung strain pagkapwersa ng iyong heart or puso o artery niya, yung mga ugat-ugat, kidney at saka brain, yung utak mo. Tingnan mo. Di ba? Subukan nyo nga. Pag inatake kayo ng high blood nyo, di ba hirap na hirap kayo? Hindi nyo maintindihan kung anong gagawin nyo. Lead to heart attack, stroke, edema, and kidney disease. Tingnan mo. Totoo. Kasi pag nasubrahan ka sa asin, yung kidney mo, naiipon doon ng asin. Namumuo doon. Sa sobra na. Kasi na, hindi nga na makontrol ng aldosterone mo. Hindi niya na ma-regulate. Sobra-sobra ka na sa asin eh. Di ang kidney mo na naman ngayon nahirapan. Sasalain na ngayon ang kidney mo. Ay, alam mo naman ang asin. Maano yan? Maganit. Maganit siya ba? Subukan mo kumuha ka ng asin pangkuskus mo siya. Abay kumikinis. Kasi nga mayroon siyang nagkikreate siya ng friction eh. Parang ano siya, hindi siya madulas. Hindi siya madulas. Kaya pag kinuskus mo siya, makakalinis siya. Gaya ang sistema niya. Diba? Diba mayroong mga kidney stone? Patay ka ngayon. Maniwala pa ba kayo roon? Sa sinabi ng ano na yon, sabi ko nun, taong panulay yun eh. Kasi hindi naman totoo eh. Magwiwiting ata yun eh. Tsaka yung itsura niya parang may high blood. Parang puno-puno din siya ng tubig sa katawan. Marami siyang naguguyo. Tuloy yung mga tao na nakikinig sa kanya, kampante na talagang asin ang makagamot sa COVID. Pero taliwas dun sa sinasabi niya. Talagang papatayin ka ng asin kung sobra na yung asin mo sa katawan. Kaya nga nire-regulate yan eh. Kung hindi ka marunong mag-regulate, ang Diyos sa taas, pinurma na yung katawan mo na may mga parte ka dyan ng katawan na mag-regulate sana. Kaya nga lang, kung sa patuloy mong ginagawa, hindi nakakayanin yun. Diba? Subukan mo nga yung tubo mo ng tubig, bigyan mo ng pressure, tapos i-regulate mo. May regulator ka ngayon doon. Baka sumabog ang tubo. Di ba? Sasabog na yun. Masisira. Kasi na hindi kakayanin eh. Di ba? Alam nyo, ang kailangan natin, pagpapalakas na ating katawan, linatag na ng mga eksperto yan. Ulitin ko na lang. Kailangan kumpleto tayo sa tulog,
uminom tayo ng sapat na tubig, hindi yung malamig ha, kasi ang malamig na tubig ay prone to acidic yan eh. Magiging acidic ka rin. Kaya mo, pag uminom ka ng tubig, okay, masarap yung pakiramdam mo ngayon, pero maya-maya, medyo iba na yung pakiramdam mo, umaasim yung sikmura mo. Diba? Kasi nga acidic na yung malamig na tubig eh. Kumain ng gulay, kumain ng prutas. Pero mayroon din gulay na medyo kalaban din ng kung may sakit ka rin, tulad ng arthritis. May kalaban din yan doon. Hindi lahat ng gulay okay. Hindi lahat ng prutas okay. Kasi ang prutas, ang content is, ng isa sa mga prutas tulad ng honey ay glucose o glucose lang ang alam natin, pero may fructose pala yon. Alam mo yung fructose, nakakasama din sa tao, lalo na sa may mga arthritis. Magti-trigger ang arthritis mo. Huwag na natin pag-usapan yan kasi mas lalo nang malayo eh. Malayo na tayo dito. Ngayon, ano gagawin natin? Di kumain tayo ng gulay at saka prutas. Sabihin nyo naman, wala kayong pambiling gulay, wala kayong pambiling prutas. Di problema nyo na yon. Pero kung totoosin talaga, hindi tayo mga problema kung creative tayo eh. Tulad sa mga probinsya, alam mo, nung nandun ako sa dati, kasi galing din naman ako sa probinsya eh. Magsasaka nga ako kako eh. Ang laging ulam namin doon ay gabi, sariwang gabi. Yun pala ang malakas sa antioxidant. Malakas na antioxidant. Yun ang umaalis ng mga free radicals sa ating katawan. Mamaya na yung free radicals na yun. I-explain ko lang yung free radicals na yun kung ano yun. Yun ang antioxidant, yun ang nagtatanggal ng mga free radicals sa ating katawan na galing naman sa mga kinikal. Diba? Tayo. Ano pa tayo ng gulay? Kumain kayo ng gulay saka prutas. Yung makapagbigay sa atin ng sapat na bitamina. Ang daming gulay dyan. Avocado. Di ba? Mataas din ang alkalinity yan. Yan. Saka vitamin E. Yung sabi ko nga nakukuha natin sa araw ng mga bitamina, nandun yun. At mga mineral upang maging kondisyon at dumami, maging aktibo ang mga good bacteria sa ating katawan, tinatawag nilang military ng ating katawan, di ba? Upang labanan at patayin ang mga foreign or dayuhan na bacteria na pumapasok sa ating katawan. Tulad ng ano bang ang bansa, di ba, may mga military yan? Anong ginagawa ng isang bansa para maging malakas yan? Pinapalakas yung military niya kasi yan ang dumidipinsa sa bansa eh. Gutomin mo ngayon ang military mo. Gutomin mo siya. Huwag mo siya patulugin, pabantayin mo lang sa pabantayin doon. Kahit isang batalyon pa na military yun, alam mo kung puyat, saka gutom. At wala sila ngayong magandang kampo, hindi maganda yung kanilang kampo, madali silang lusubin at pagpapatay ng kaaway. Kuwari isang batalyon na sundalo, wala silang dipinsa ng mga armas at saka hindi maganda ang kanilang paggawa ng kanilang kampo. Baka yung isang batalyon na militare, lusubin lang ng isang kampanya yun, ubusin sila eh. Kasi hindi ka magtatagal sa laban eh. Pag ganyan eh. Tulad din ng bakterya na sa katawan. Pag hindi mo ngayon yan bigyan ng magandang pangangalaga ang katawan natin, yung mga bakterya natin sa katawan, good bakterya, hihina din yun, matutulog siya. Ano ngayon mangyari sa matutulog siya? Di pagpasok ngayon ng mga
bakterya na bago, mga virus na bago. Di ba? Ay, wala na. Ano ka na ngayon? Infected ka na. Bakit sabihin niyo na, di ba, pinapalakas natin yung ating good bacteria sa katawan? Sabihin niyo, ay, virus naman yung COVID eh. Mapapatay ba ng bacteria yon? Alam niyo, ang virus, mas maliit dun sa bacteria. Ay, di, lamunin niyo yung virus dahil mas malaki sa virus. O, di ba? Kung pairalin lang natin yung ating, ano, ating logic, ano ba ang, ano, itulad natin sa budanding, yung malalaking, ano dyan, shark whale shark, ano ba kinakain nun? Hipon. O, di ba, ang laki ng katawan nun, halos lumalaki ngayon ng parang mga, ano na, bus. Anong kinakain ng paborito niyang pagkain? Di ba yung, ano, alamang? Napunta na kayo sa Oslob, Cebu, ano bang pinapakain nila doon? Bakit dinadayo ng budanding yung area na yon? Dahil sa alamang, di ba? Parang ganun din ang mangyayari dito. Kaya nga sabi ko, mapalakas natin ang ating katawan at kumain tayo ng gulay at saka prutas, yung katawan natin, titibay yan dahil pinapatibay mo yung mga good bacteria mo sa katawan. Sila na yung bahala dun sa virus na papasok. Di ba? Nasisira lang tayo dahil dun sa kinakain din natin mismo. Abay, alam nyo, sa probinsya ako, ano bang nakikita ko dun ng mga tao? Ang tao doon, hindi nanigarilyo na may, ano, na may filter yung sigarilyo mismo. Tulad ng Philip, Marlboro, yan, yung may mga filter. Hindi yan sila nanigarilyo doon. Mismong tabako, yung pinatuyong tabako na galing sa bayan. Ang kanila lang gagawin ay balutin ng dyaryo. Newspaper. Yun ang pambalot nila, tapos yun ang sipsipin nila. Dahil masarap daw sa pakiramdam nila. Diro mo ang free radicals na pumapasok sa kanilang katawan. Grabe! Alam mo sa obserbasyon ko roon, ang mga tao roon na gumagamit ng ganyan, tapos kumakain ng gulay, hanggang ngayon buhay pa. Nasa 70 years old na above. Totoo yun. Pero yung mga taong hindi kumakain ng gulay, yung mga maarte dun sa amin, hindi kumakain ng gulay, ay 40 pa lang, tigbak na. Dahil yun din ang ginagawa nila, nanggarilyo din sa mga ano na yun eh, sigarilyo na walang filter eh, yung papel lang ang balot. Ay kung eksperto ako ngayon, ipalabas ko yun. Diba? Para yung ginagawa ng mga eksperto, obserbahan ka sa loob ng ilang taon. Sa loob ng ilang taon, ikaw obserbahan, hindi sa isang click lang ng daliri. Ngayon, marami ako na obserbahan doon. Yun. Kaya ang gulay, ang prutas na may antioxidant, yun talaga ang nagpapatibay sa tao. Ngayon, kailangan pa ba natin ulit-ulitin itong mga lintik na asin na to? Na ano sa katawan? Di kayo nang humusga. Di ba? Sabi ng mga eksperto, uminom ng karampatang dami ng tubig. Ano daw yung ano nila? Ano? 6 to 8 glasses of water o 8 to 10? Sa isang araw. Correct nyo na lang, mali ako. Pero ganun. Pero huwag natin inumin na napakalamig. Kasi tudlaan din yun ng sipo natin eh. Yung sipo natin, yung mucus na tinatawag, yung malakot-lakot, galing din sa baga natin yun na dumidipinsa din sa baga natin. Pag may pumapasok din ng mga kakaiba sa ano niya, nag-build up siya o naglalabas siya ng fluid na yon para hindi dumikit doon sa mga irsaks natin ang mga lintik na yon, mga particles. Yung sabi ko, huwag mo malamig kasi acidic yun eh. Medyo acidic eh. Sabi nga ng eksperto, ito yung mga gagawin natin, siyempre. Itong registered dietitian Ashley Kopf. Sabi niya,
Water is helpful because it brings nutrients into the cells, and it is also help to remove waste product from the body. Oh, di ba? Kung inom ka lang, inom lagi ng tubig, mas pasama roon yung ano, yung mga toxic sa katawan mo. Oh, saan dadaan? Sa kidney din. Kidney ang magsasala. Eh, kung palyado din yung kidney mo, ano mangyari? Diyari ka rin. Mas lalo kang namatay pag inom ka ng inom ng tubig. Kasi tataas lang blood pressure mo eh. Timbuwang ka rin. Oh, ngayon, ang isa sa mga inulit-ulit ko, yung limon, yun talaga. Although na mahal ang limon ngayon, ay bakit? Nakakabili nga kayo ng alak ah. Nakakapagsabong pa nga kayo eh. Oh, di bili mo na kayo ng limon. Alalayin niyo yung katawan niyo tsaka yung pamilya niyo. Diba? Kung wala, kasi ang kalamansi, wala naman yung, although mataas ang vitamin C niya, pero walang enzyme yun na makapagbigay sa bakterya sa ating katawan na lumakas siya. Oh, mayroon namang, kung nga rin, sa mga sundalo, mayroong ano, ang namumuno, nagbibigay din ng proteksyon sa mga sundalo at nagbibigay, naglalatag din sana ng mga pulisiya para maganda yung kanilang depensa. Pero may ibang leader na talagang napakahusay. Oh, halimbawa natin, yung leader na yun na nagbibigay din ng magandang depensa para sa kanyang mga sundalo, ayun ang kalamansi. Pero yung isang leader na napakahusay talaga magbigay ng ideya at saka pulisiya para maproteksyonan ang bansa dahil inalagaan niya ng gusto yung mga sundalo, ay yung limo naman. O di ba, malayo ang diferensya. Malayo sila. O ngayon, ito ang sinasabi ng mga eksperto sa limo naman. Limon juice will make the water more alkaline forming. Alkaline. Bakit lumalabas yung mga alkaline na to? Ay di patuloy natin. Di ba sabi ko yung pH ng tubig na walang, hindi ka magkaroon ng problema pag ininom mo ay ang pH niya ay 7. Pag bumaba ang number, ibig sabihin acidic. Pag tumaas, alkaline naman siya. Pero pag sobrang taas naman, ay delikado ka naman. Pag sobrang baba naman, delikado ka naman. Di ba? HCl, HCl at saka yung ano ba yung isang nakalimutan ko lang yung isang chemical. Ah. Para ma-neutralize mo siya, may sapat ka dapat na kung wari, acidic na yung tubig, lagyan mo siya ng acoustic soda. Lagyan mo siya ng acoustic soda, acoustic, para maging ma-neutralize niya yung acid. Ngayon, kahit inumin mo yun, o may acid siya, acidic siya, lagyan mo ng acoustic soda. Pag tumama ngayon ang pH mo, pag sinukatan mo siya ng device na pangkuha noon, kahit inumin mo yun, hindi delikado. Pero, kung puro acoustic soda, ilagay mo sa tubig, inumin mo, sunog ka rin. Tulad ng ice at saka apoy. Pag napakababa yung yelo, lamig, sunog ka rin. Kung hari, mga negative 300 na, negative 100, kahit negative 40 nga lang eh. Masakit sa balat yun, basusunog ka na nun. Apoy naman, nakakasunog, di ba? Kilala lang natin nakakasunog apoy, pero yung lamig pala hindi natin kilala, nakakasunog din. Sunog ka rin doon, patay ka rin doon. Kaya nga lahat ng nandito sa lupa, alam mo, matalino ang gumawa. Isa ka creator na napakatalino, hindi natin maarok. Ganun yun. Kaya lumalabas na mong samot-saring ideya dahil na pag-aralan. Ano bang sabi ni Benjamin Franklin? Ha? We are a democratic intellectual, sabi niya. O, Tagalogin ko pa ba? Democratic intellectual.
Teoretikal na yun, matalino yun eh. Ang democratic, malaya. Malaya ka maging matalino. Ano yun? Kaya dapat ang tao, walang katapusan talagang aral ng tao para matuto siyang matuto. Walang katapusan ng pagkatuto eh. Oh, di ba? Walang katapusan yan, diretso. Oh, tatalino. Kaya ang tao, pag tumagal na ng ang buhay niya ay ng 1,000 years, ananako, ano na siya, kumplito na siya ng tao. Sakdal na talaga. Oh, kasi lahat na lang ng mga ideya mapupunta sa kanya pag tinuruan siya eh. Alam niyo ba yung pelikulang ano? Perfect Weapon? 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 Nagiging if tuloy ang pronunciation ko sa ano, sa P. Perfect Weapon. Ano ang Perfect Weapon sa pelikula? Hindi yung armas, hindi yung tao. Kasi ang tao na madunong, tulad ng mga NASA na tao, mga Perfect Weapon yan sila. Kasi kahit ano lang ipagawa mo sa kanila, magagawa nila eh. At mabubuhay sila kahit ihagis mo lang sila kung saan-saan diyan. Mabubuhay sila, kayang buhayin nila ang sarili nila. Hindi sila ano, tinatawag din na Benjamin Franklin na ignorant. 'Di ba? Sabi nga, don't let ourselves be an ignorant. Huwag nating hayaan na maging ignorante tayo. Di ba? Tsaka huwag nating hayaan na bubulagin tayo ng ibang tao. Kailangan may basihan lagi bago tayo sumuong. Kasi mahirap eh. Baka doon ka pa mamamatay eh. Ngayon, balik tayo dito sa limon. This can be helpful for the digested tract. Because it creates a nicer home for a good bacteria. Oh, tiyan mo? Nicer home for a good bacteria. Ano ba itong good bacteria? Ito yung lalamon dun sa mga virus na papasok sa iyo. Ay kung patulog-tulog yung good bacteria mo dun, diyari ka na. O kung tinaddad mo yung katawan mo sa gamot, hindi ka kumakain ng gulay, hindi ka natutulog, di patulog-tulog yung bacteria sa katawan mo, ay yari ka na. Ano bang nicer? Ha? Better, better home. Bitter home ng mga good bacteria sa katawan. Yung sinasabi ko sa kanina. Yung halimbawa ko mga sundalo. Kaya pag may pumasok man dyan na hindi kilala na ano, na bacteria o virus, kayang-kaya nilang pitpitin, kayang-kaya nilang lamunin yan. Yun, sinasabi ko. So, di ba? The limon triggers the release of sodium bicarb o alkaline part into the small intestine, and this can help relieve indigestion. Ang sabi ni Koff. Diba? Tapos ibahan nyo ba kung uminom kayo ng limon juice, yung hindi, ano ha, walang asukal, huwag nyo lagyan ng asukal, kasi ang asukal, ang content nun, isa rin sa pre-radical yan, chemical kasi yan eh. Yan din yun ang nag-split ng oxygen sa katawan natin na magiging radical. Sabi, diyari ka rin, pag matamis lagi yung tinutungga mo, di ba yung mga prone sa, yung mga madaling patayin ng COVID ay yung mga diabetic, may mga hypertension. O, yun sila. Kasi mga pag diabetic ka na, abnormal na yung chemistry mo eh. Wala na, itong mga good bacteria mo sa katawan, wala na to. Oh, yun na yun yung pagtuunan natin ng pansin. Oh, sabi ko nga sa inyo, maraming gabi dyan sa inyo, dyan sa mga, ano, kayo matakot ng mga COVID-COVID na yan. Kumain kayo ng gulay. Ah, ang dami dyan. Mga talbos ng kamote, mga sariwa. Huwag yung lutuin ng gusto. Kailangan tama lang para maganda yung vitamina, hindi mo matay. Yung mga mineral, hindi sasama dun sa sabaw. Hindi siya ma-overcook. Pag na-overcook kasi mawawala na yung mga yun, mga enzyme niya eh. Yun, wala rin. Diba?
Oh. Lemon and also great source of vitamin C. Ano man? Ano bang trabaho ng vitamin C, ha? Vitamin C, polyphenols and antioxidant. Oh, dito lang tayo sa antioxidant. Antioxidant, ha? Yung mga nagtatanggal ng mga free radicals, yung mga chemical sa katawan natin. Yung polyphenols, huwag na natin pakialaman yan. Mabuang lang tayo dyan. Oh, ang vitamin C daw ay is a powerful antioxidant that help fight the damage of cell caused by free radicals. Dito na tayo sa free radicals, ilatag natin to. Oh, di ba nakainom kayo ng limon? Uminom kayo. Subukan nyo. Medyo umiiba lang yung sikmura nyo, pero gusto nyo mag-discharge na mag-discharge. Maganda yung pakiramdam nyo. Kasi nga, sabi nga dito, can help relieve indigestion. Yung hindi kayo makatae, umano kayo ng limon. Ay, pasensya na sa kumakain. Umano kayo ng limon at makakadumi ka agad kayo. Yun, yung sabi ko. Gagandangin yung pagdumi. Ngayon, focus tayo dito sa free radicals, tinatawag. Ito may ano pa pala, may kunti pa. Bakit sa umaga kailangan natin kaagad natin na uminom ng tubig? Ha? Bakit kailangan natin uminom ng tubig? Eh, di naman tayo ng trabaho, matutulog lang tayo. Oh. Di ba? Ang sagot pala doon ay para maibalik agad ang tamang level ng fluid sa ating katawan. Dahil halos buong 8 oras tayong hindi nag-intake ng fluid. Ha? Nag-intake ng fluid. Bakit? Kasi may minimintin pala tayo na katamtaman na fluid sa katawan para maging mahusay at maging maganda ang ating pakiramdam. Sabi nga nang may eksperto din na baka pag kinulag kayo sa tubig, mayroon na kayong mga migraine, headache, inisa-isa niya yun, ano yung mga migraine, mga headache yun. Yun pala, kulang ka lang sa tubig. Mga nahihilo ka, indigo, ganun. Kulang ka lang pala sa tubig noon. Ha? Bakit kasi tayo kailangan mag-intake ng tubig? Eh, di mas lalo na kung kasama ang limon doon, di ba? Nabanggit na natin yung mga kapakinabangan noon. Ang tubig kasi, ang tao kasi ay, ang kuntin ng tao kasi, base sa mass o sa bigat, ay 75% ang tubig doon. Yun. Kaya kailangan natin imintin na yan. Ngayon, sa mga matatanda naman, ang kanilang tubig na average na dapat imintin ay 62-63%. Sa adult na lalaki yon. Sa mga matatandang babae naman, 52-55%. Oh, diba? Water. How the body flushing the waste inside? Patutulungan yon, mapiplus yon dahil sa tubig. Eh, lalo na kung may limon. Diba? Maipaplus natin ang mga masasamang elemento sa ating katawan sa pag-ihi, feces, and sweating. Ano yung feces? Yung feces, yung pagdumi mo. Kasama ng pagdumi mo, nandoon yung mga dumi sa katawan. Kasama doon. Kailangan natin imimintin talaga dahil nga, pag naglaway tayo, nababawasan din yung tubig. Diba? Pag ang lalaki gumamit sa babae, 'di ba? Naaaros siya yung fluid niya sa katawan. Tubig din 'yun. May parte din ng tubig na wala sa iyo kasi fluid niya eh, yung vaginal fluid. Yan din 'yun, isa rin 'yun. Yung mucus. Sinasabi ko ngayon na yung sipon, yung nilalabas ng baga natin pag may tayong mga alikabok. Para hindi dumikit doon sa baga natin. Di ba? Napakahusay nung gumawa sa atin.
Ngayon, ano itong pre-radicals? Pukusan naman natin itong pre-radicals. Free radicals. Sa chemistry, ha? Are radicals in an atom, molecules, or ion that has an unpaired valence electrons. Ion. Hindi siya ion that has unpaired valence electron. With some exemption, these unpaired electrons make radical highly chemically reactive. Masalimuot, di ba? Kasi nga, halos hindi naman tayo medical practitioner para ipaliwanag ko pa to, eh. Pero ang sabi ko kanina, ang ating katawan ay a building of tiny atoms. Ngayon, kung unpaired yan, kung hindi siya tama ang kanyang paggalaw o parang ligalig siya, ang atom o molekulo sa ating katawan, eh parang ano yan? Parang subukan mo ang buti, initin mo yan. Pag ininit mo yan, pag-i-expand yan. Dahil yung atom na nandoon, or molecules, nagliligalig, gusto mag-skip, nag-i-expand sila. O, di ba, ano mangyayari sa buti? Mag-i-expand, umiiba. Ganun din ang mangyayari sa katawan mo, kung ano-ano na mangyayari dahil dyan. Naintindihan mo tayo o naintindihan niyo ako? O, kunting kaalaman lang. In human, the most significant are oxygen free radicals. Reactive oxygen species include single oxygen when oxygen is split into a single atom with unpaired electrons. Hydrogen peroxide, superoxide, and hydroxyl anion. Yan. Masalimuot. Huwag na natin yan. Huwag na natin, ano yan, paliwanag yan. Diretso na tayo. Pre-radicals are highly reactive and unstable molecules. You know, unstable, hindi siya stable. Kaya nga unstable, hindi stable. Di ba? Parang, ano siya, kung hindi ka stable, tulad ngayon, ikaw, hindi ka stable sa trabaho, anong nangyari sa iyo? Puro ka problema. Hindi ka stable sa trabaho, eh. Eh di, hindi rin hina rin kita mo. O, parang ganun. Diretso na lang sa punto. Unstable molecules that are produced in the body naturally as a body products by body products of metabolism or oxidation or by exposure to toxin in the environment such as tobacco, smoke, ultraviolet lights. Di mo? Pag-expose ka raw dito sa mga toxin tulad ng tabako ay isa ka na sa may maraming pre-radical sa katawan. Anong nangyayari sa iyo? Di ba? Naging unstable ang molecules mo sa katawan. Paano ngayon kung hindi unstable? Tulad nung nabanggit ko kanina, paano kung hindi ka stable, unstable sa trabaho mo? Anong mangyayari sa pamilya mo? Di ba? Di ba? Ang financial stability mo ay wala rin. Meron lang kasimple. Ang pre-radicals naman daw ay ang lifespan niya sa katawan. Seconds lang yan. Split seconds lang. Sabi nga dito, eh. Fraction of a seconds. Ano bang fraction?
Tulad ng 1 divide 2. Ano yun? Di point lang. Point seconds lang yun na sa katawan mo. Kaya nga lang, kahit point seconds lang siya sa katawan mo, marami siyang sisirain. Marami pa rin siyang sisirain sa isang iglap lang. Sabi nga, sa isang kisap mata mo lang, marami na siyang sisirain. Kaya wag nating hayaan na ang free radicals na ito ay wala tayong gagawin. Tulad nga nabanggit ko kanina, example ko dun sa amin, obserbahan ko na yon. Yung tao na sumusupsok dun sa sigarilyo na walang filter, ng pambalot lang nila sa tabako ay diaryo, pero kumakain siya ng gulay, hanggang ngayon buhay pa. Pero yung mga tao na parang maaarti sa gulay, ayaw niya kumain, gusto niya sardinas, yun, kung katayan mo ng manok, yun, grabe. Ilang pataw ka agad ang kunin nun. Oh. Di ba? Ay, namatay ka agad eh. Wala pang 40. Patay ka agad yung mga tao maarte na yun. Oh. Mantalang yung tatay ko dati eh, gabi-gabi lasing yun. Nanigarilyo din yun. Pero pagdating nun sa bahay, ano nung kinakain nun? Yung ulam natin na dahon ng gabi. Na hinahaluan ng maasim na halaman. Na gulay din, na maasim. O, haluan mo lang yun ng dilis. O, ayos na. O, yun na yung magtatanggal ng pre-radical sa katawan. Di ba? Tulad nga nabanggit ko kanina. Ano lang yun? Point of a seconds lang yun ang radical sa katawan. O, napa-plus out din naman yun eh. Lalo na kung ang kidney mo ay maganda. Maganda ang binibigay niya na servisyo sa katawan. Okay? Eh, kung diabetic ka, diyari ka rin. Kasi pag diabetic ka, saglit lang, pag napabayaan mo yung pagtaas ng sugar mo, timbuwang din yung kidney mo eh. Sabi nga ng mga eksperto, yung percentage, by percentage na tinatawag nila na ang trabaho mo ng kidney mo eh. Pag 50% na lang yung trabaho ng kidney mo, ay sabi nila, 50-50 ka rin na maaari kang gagaling o hindi. Pero kung pag bumaba pa dun sa 50%, trabaho ng kidney mo, kasi sila yung magagaling magsukat dyan eh. Ay, i-enjoy mo na lang yung natitira mong buhay. Kasi, malamang-lamang patay ka na kung hindi ka mapatransplant. Ay, yung transplant din ay napakamahal. Pagkatapos, saglit ka lang din yan kasi prone ka rin sa infection sa transplant eh. Hindi ka rin magtatagal, timbuwang ka rin eh. Di ba? Ano lang yun? Yung pansamantalang remedyo. Kumbaga, short time alternative, sabi. Sometimes, hindi pala, pre-radicals have a lifespan of only a fraction of a seconds. But during that time, can damage DNA, sometimes resulting in the mutation that can lead to cancer. Oh, biro mo yun? Pag lagi kang exposed sa pre-radicals, tulad ng mga tobacco na to, sigarilyo na to, ay prone ka sa cancer. Ang cancer cell, mabilis na dami yun. O tutubo siya sa katawan mo. Tulad nung i-example ko rin yung lolo ko, na tinubuan ng cancer sa dila. Kasi ang sinisigarilyo yun, lakampana. Yung lakampana ng sigarilyo, although na binibili mo yun, may magandang balot pero walang filter. Ay, ano pang mangyayari? Di lahat ng chemical doon sa sigarilyo eh, maano mo, malalanghap mo. Oh, di ba? Oh, ngayon. Ano naman tong DNA na to? I-explain ko po ba to? Dapat sa sunod na lang to, pero bigyan ko kayo ng idea kung ano tong DNA to. Ang DNA naman ay tinatawag na stand for deoxyribonucleic acid. Alam mo ba ang DNA? Ang tao ay may mga cellula yan, cell. Sa cellula doon, napapaloob doon ang nucleus. Yung nucleus na yun, nandoon yung chromosome. Di ba ang chromosome ng tao ay 20 pair yan, 46 na piraso na 20 pair, paris-paris yan. Ang pinakalas doon ay yung identity ng 6
six identity ng tao. Diba? At ang tao talaga, may chromosome. May sariling bilang ng chromosome. Kaya huwag kayong maniwala doon kay Darwin na ang tao na galing sa unggoy. Yung unggoy siguro na naging tao mayroon. Kasi ang unggoy, iba ang chromosome niya sa chromosome ng tao. Mamaya, kung ang chromosome ng hayop ay pareho sa chromosome ng tao, baka magalaw mo yung hayop. Manganganak ng tao yun. Sinasabi ko sa inyo. Kaya yun ang ideya dito sa DNA. Diba yung sabi ko, ay ang chromosome, nandun yung DNA. Yung DNA na yun, pinagkukunan nila ng DNA yun, yung parang kadina. Eksperto lang ang naka-identify nun. Di anuhin natin kung sino tong eksperto na to. Para ano lang sa inyo. May kunti kayong idea. Ang eksperto na nakatuklas ng DNA sa Jim Watson ng Amerika noong 1950. Tsaka si Francis Crick, yung English physicist naman dito sa England to. Pero ang inano talaga na father of DNA ay si James Watson ng Amerika. Ngayon, itong si James Watson na to, nakakuha to ng Nobel Prize. Nobel Prize. Bakit may Nobel Prize? Sa hindi pa nakaintindi dyan sa mga kababayan natin, ang Nobel Prize, ito yung binibigay na timpalak o award doon sa mga nakaimbinto ng mga bagong imbensyon na pakinabangan ng sangkatauhan dito sa mundo. Kaya may ano yan, mayroong may ano yan sila doon, grupo. Tulad ng UN, di ba ang UN ay halos siya ang dumidikta sa mga bansa-bansa kasi group, siya ang samahan niya ng mga bansa, ang UN. Ganon din yon ang mga kaya sa London, mayroon silang London Society. Nandoon yung grupo ng mga intellectual person tsaka yung mga magagaling na mga tao, mga inventor, inaalagaan ng gobyerno nila, ganun yun. Pero sa mga invention, may switching din yan eh, yung ninanakaw yung idea mo tapos sila nang unang nagpalabas. Marami ang ang nagnanakawan ng mga idea dyan. Tulad ng mga parang nag-anuhan sila ng idea. Tulad na lang ng ni Volta at ni Galvani. Kalaban yon. Nag-anuhan sila ng idea, nanalo nun si Volta. Kasi accurate naman talaga yung kanyang idea. Si Edison saka si Tesla. Inakusahan ni Edison si Tesla na ninakaw yung kanyang idea. Pero nga naman, pero si Tesla, nagkaroon din siya ng kanyang sariling invention. Tapos doon naman sa kay Hertz at saka kay Oliver Lodge ng UK, United Kingdom. Si Hertz kasi taga Germany yan eh. Yung alam niyo ba yung theory ni Maxwell na electromagnetic wave? Yung ginagamit na pakinaapang na natin ngayon sa cellphone na walang wire pero nakakakontak ka. Wireless communication. Yun ang theory ni Maxwell na nabigyan ng buhay ni Hertz at saka ni Lodge, Oliver Lodge. Ngayon, ninakaw naman ngayon ni Marconi na taga Italy. Alam niyo, marami ako yung mapupulot sa akin kung tumutok lang kayo dito sa sa mga vlog ko. Kaya huwag niyong kalimutan na i-share. Gagawin niyo lang dyan eh. Subscribe, di ba? Like, at saka share. Yun lang. Kasi marami naman kayo mapupulot eh. Sangsa mag-share kayo dun sa mga lintik na yun na magkukwento lang ng kunti. Pagkatapos, paniwalaan nyo, nako,
mamatay kayo roon. Sige nga, kumain kayo ng kumain ng asin dyan, huli kami matigbak. Oh. Antioxidant in the food we eat can neutralize the unstable molecules, reducing the rest of damage. Oh. Diba? Yung antioxidant na to, sinasabi ko, kumain kayo ng kumain ng mga antioxidant. Tulad ng mga berry. Berry, malakas ang antioxidant yan. Sa atin, marami tayong berry. Sa Bisaya, yung tino-tino, ako sino Bisaya yan sa ino, tino-tino, malakas ang antioxidant nun. Yun ang kinakain namin nung araw, papakain kami ng karabaw. At saka yung marami pang berry, yung sinasabi namin na grapes, na yung paghilaw sa mga pakla. Mga berry yun. Marami tayong berry dito sa tropical country. Lamunin nyo na lamunin. Basta kinakain ng ibon, lamunin nyo rin. Oh, pareho lang naman tayo ng ibon eh. Yun nga sabi nga sa amin, yung nakuha ko ng idea doon sa tagapakain ng kalabaw. Oh, di ba? Nakakatawa pero matalino siya. Basta kinakain daw ng ibon, kainin mo rin. At hindi ka mamamatay. Ay, totoo naman. Oh, di marami kaming kinakain doon ng araw. Yo. Oh, nakwintuhan ako yun, pero marami kayong natutunan nito, yung mga taga-probinsya dyan, no? Ikwinto rin nyo. Di ba? Oh, ang example dito sa mga antioxidant ay berry. Mga berry. Free radicals food. Oh, food rich in refined carbohydrates and sugar. Oh, ito pala sila, mga free radicals foods. Ha? Refined carbohydrates. Yung carbohydrates na iniintik natin, yung tulad ng kanin, malakas ang carbohydrates yun na. Makukonvert yan sa kasi sa sugar, kaya naging free radicals din siya. O, tulad nitong sugar, tinumbok na talaga yung sugar, kasi yung sugar, chemical din naman to eh. Tulad ng mga processed meats, contains preservative or chemical. Alam niyo ba ngayon, ang US ay nakakandaikot na yung puwit nila dahil sa COVID. Bakit sila ang bilis nila mahawa? Tingin nyo, may idea kayo. Mayroon, alam nyo na. Kasi nga sila, palakain sila ng mga processed food. Busy sila sa trabaho eh. Kaya ang kinakain niya, wala silang time na malingki ng mga gulay sa mga prutas minsan. Minsan prutas makakuha nila, pero yung gulay, lutuin pa nila, hindi na. Bumibili na lang sana ng processed meat. Kunting prito na lang yan, ayos na. Kahit na sa dilata nga lang, kinakain na diretso eh. Doon sila ngayon nadadali. Kasi yung sobrang paglagay ng preservative doon tulad sa mga karne, hindi ko na lang nakalimutan sa mga taon na narinig ko rin yun sa balita. Pinagbawal yun. Paglagay doon ng malakas na preservative sa karne. Nung, kahit abutin pa ng taon, hindi masisira yung karne. Yun, cancerous yun talaga. Ayan na, tumbok na natin. Ha? Kung ano tong free radicals. Di ba? May nakuha na kayo. Ayun yun, yan ang mga ideya na kailangan yung ano. Kailangan yung ipasok sa utak nyo. Hindi yung mga ideya na mga, magwiwiting lang ata yun eh. Obserbahan nyo sa mga kababayan. Ay di sana yung mga doon sa US eh, papaliguin na lang yung tao sa dagat tapos palagukin ng tubig doon. Ayos na ang buto-buto, wala nang COVID. Di ba? Ganun kasimple lang logic natin. Kasi yung saan ba galing ang asin? Dagat yun ah. Pinapatining lang yun sa binibilad sa araw kaya naging asin eh. Di ba? Dagdagan pa natin para tumibay yung katawan nyo. Para lumakas lalo. Unang-una doon, dapat sufisyente kayo sa tulog. Tulog kayo ng gusto. 8 hours ago maaari. Ay, nandiyan naman kayo sa bahay nyo sa ngayon. Pagtuunan nyo ng pansin to. I-replay nyo na lang yung video ko para makuha nyo talaga kung ano ang pinupunto ko rito. Tutulong tayo sa gobyerno. Hindi yung magpalabas tayo ng mga
wala sa science ng mga kaisipan at sa kakaalaman. Diba? Alam mo ako, sinasabi ko nga sa inyo sa mga previous ko na video eh, ako marunong akong manggamot ah. Tulad na yung natusok yung mata mo, hindi lang yung tusok talaga na lumabas yung dugo ah. Pag natusok kasi yung mata mo, pag na-infection yan, namumuti yan kasi gawa ng nana. O, anong gagawin mo dyan? Di ba punta ka sa doktor, bigyan ka niya ng antibacterial na pampapatak. Ay ginagamot ng lula ko dyan eh, yung tawa-tawa lang eh. Yung dagta ng tawa-tawa. Ay, di ba, inano na ng mga eksperto yan dito sa atin na pwede na yung tawa-tawa. May gumawa na ng tawa-tawa capsule eh. Dahil yun sa dengue. Totoo yun. Kasi ang tawa-tawa ay antibacterial yan. Kaya yan ang pinapatak namin. Pag nakapaligo, kung tapos mong paligo, patakan mo yan dun sa namumuti. Pagpatak mo ngayon, pagkalipas ng 3 araw, ipikit mo yung mata mo at saka kayurin mo siya ng baging. Yung baging naman, kasi ang baging, parang ano yan eh. Pwede nga yung mga hus lang, hus, di ba, ano siya, bilog siya, na makinis. Kayurin mo siya ngayon para mapisa yung, ano roon, yung, mapisa yung nana para lumabas. Ngayon, yung dagta na yun, yun ang isustain mo araw-araw para hindi siya ma-infection. Yun ang pinanggamot ko. Sabi ko nga eh, dalawang kapatid ko, nagamot ko na yun. Nagamot ko niyan, yung tawa-tawa. At sarili ko mismo, kasi natusok ako dito nung ng mga halaman eh. Kasi kumukuha ako ng mga gagamba dati sa pakain ng kalabaw, natusok ako. Ay, ako na nagpapatak. Okay naman, gumaling. Yun ang naituro ng mga lola nung araw. Ay, hindi naman sila, hindi nga sila na seminar sa bayan. Pero marunong sila. Hindi pala nila alam, antibacterial pala yun. Pero bakit nila natutunan yun? Dahil sa tradisyon nila, malay mo yung kanilang mga ninuno ay galing pa doon sa naturuan ng Diyos nung araw doon sa galing pa sa Israel. Di ba doon lang galing yung mga tao? Naglakad lang, kaya nakakarating dito sa atin. Naglakad ng lakad. O yun yung mga tradisyon na hindi nila winala sa kanilang katawan. Hindi yung tradisyon. Yung tradisyon dapat na binabago. O nabigyan ko na kayo na halimbawa yung mga tradisyon na binabago, di nawala na. Tulad ng pangalan ng Diyos. O, tradisyon dapat yun na hindi mawala eh. E winala ng mga mukong eh. O ano ngayon ang binasihan nung eksperto ngayon na scholar ng mga Hudyo na para malaman niya ang totoong pangalan ng Diyos. Ay di yung mga rabi. Yung mga rabi pala ay yun yung kinukontinuous na ng kanila yung tradisyon nila na hindi nawala sa kanila. Yung mga rabi, hindi na-prove niya ngayon. Pero 16th century pa, naibalik na ng Diyos yung pangalan niya. Okay. Ay di dagdagan na natin uli itong paano mo palakas yung ating katawan. Ay yung exercise. Isa din to sa mga vlog ko, exercise eh. Tinuruan ko nga kayo eh, yung exercise ko, kinunik ko sa self-defense eh, para ganahan kayo dyan eh. Ewan ko ba sa inyo, bakit mabubulag-bulagan kayo? O mag-exercise kayo, o bakit kailangan ng ehersisyo sa katawan? Base naman natin sa eksperto, siyempre. Ang ating katawan, o bakit kailangan ng ehersisyo? Sabi dito ng mga eksperto, exercise help people lose weight and lower the rest of diseases. Ang linaw-linaw. Matutulungan daw ang tao para mabawasan ang kanyang timbang at mapababa ang mga rest na magkaroon ka ng diseases. Ang makasakit na ito ay ang mga sumusunod. Obesity.
type 2 diabetes, high blood pressure. Oh, di ba? Ulit-ulit lang. Pag wala kang exercise, ito yung abutin mo. Mawari, diyan ka lang magdududududud ng cellphone, sabi ni Pangulong Duterte, eh, tapos ka. Mananaba ka. Pag nanaba ka na, doon na papasok yung diabetes. Type 2 diabetes. Sisirain na ngayon yung katawan mo. Wala exercise eh. Hindi ka aktibo eh. Ngayon, marami naman nagsasabi, aktibo naman ako ah. Wala akong tigil sa... Alam mo, ang trabaho, parang exercise yan eh. Parang nag-i-exercise kasi ina-active mo yung katawan mo eh. Yung tibok ng puso mo, saka circulation ng dugo mo, parang constant siya. Tuloy-tuloy lang dahil hindi humihina, hindi lumalakas. Kasi yun ang kailangan ng katawan eh. Ngayon naman, bakit yung aktibo sa bahay, kahit yan lang sa mga bahay, bakit daw masama ang kanyang pakiramdam? Sasama ang pakiramdam mo dahil pag naglilinis ka ng bahay, hindi ka naglalagay ng mask. Linis ka ng linis ang bahay. Oh, na-exercise mo ngayon ang katawan mo dahil sa paglilinis, pumapasok naman yung mga foreign particles sa katawan mo. Diyari ka rin. Wala kang safety kasi. O oh, talaga, laba ka ng laba. Nasisinghot mo naman yung mga sunrocks. Ay, diyari ka pa rin. Although na-aktibo ang katawan mo, pero nalalanghap mo pa rin yung mga hindi dapat na pumapasok sa katawan mo, ay wala. Kaya sabi ko sa inyo, marami kayong matutunan sa akin eh. O anong gagawin mo kung ikaw ay busy sa kalilinis? Hindi magtakip ka ng ano. Alam mo nung ako, kasi sa lawak lang minsan pinapaibis mo dito, may kanya-kanya kaming area eh. Pag pinaibis mo dyan, hindi mo alam pala, hindi mo makikita yung alikabok. Makikita mo lang alikabok, pag nasinaga ng araw yan, makikita kung lumilipad yan. O sa hindi mo nakikita, alam, hindi mo pala alam na sisinghot mo na, maramdaman mo lang medyo manghatsing ka na. Ayun na pala, nandun na sa loob yung mga particles na yon. Ngayon, anong mangyayari sa'yo? Maglalabas ngayon ng mucus yung katawan mo. Ngayon, nadidehydrate ka na pala kasi hindi ka naman inom ng tubig eh. Uubuhin ka ngayon. Masama na yung pakiramdam mo dahil sa naging unbalanced na yung sabi nga kanina, di ba? Unstable molecules na yung katawan mo, naging unstable na ang mga atom sa katawan mo. Dahil doon, o di sama ang pakiramdam mo, siyempre. Anong gagawin mo? Di pag-aralan mo kung paano mo o dipinsan ang sarili mo na hindi makapasok yung mga particles. Pero yung paggalaw ng katawan mo, diridiritso. O, di ba? O. O, sabi nga dito, what happens if chong exercise. Ano daw mangyayari sa iyo kung hindi ka nag-exercise? So, sabi ng eksperto, if you do less exercise or activity, you will become deconditioned. Hindi ka raw maging condition ng katawan mo. Ibig sabihin nun, naantok ka lagi. Kaya gusto mo lang matulog na matulog. Hindi naman pwede yung tulog na tulog. Tatamlay ang katawan mo, di ba? Your muscle weaken and lose bulk, including the muscle you need for breathing and large muscle in your legs and arms. So, sabi niya, your muscle weaken and lose bulk. Ano yung lose bulk? Yung bulk na to ay majority, karamihan ng muscle mo ay mawawala na sa wisyo. Oh, di ba? Mawawala na sa wisyo. Pati yung paghinga mo, maapektuhan. Di ba hingalin ka na pag matagal na hindi ka naka-exercise, tumataba ka na, hingalin ka na. Kasi nga yung baga mo, hindi na kasi sanay sa paghinga ng mabilis. At saka yung ano mo, yung oxygen sa utak mo, kontrolado na, parang limitado na, kaya ka hinihingal. Ganon. Ganon ang mangyayari sa iyo. Pati yung mga binti mo, nangangalay, yun na yung resulta, hindi ka nag-exercise.
Dapat ngayon, tuturuan ko kayo kung paano mag-exercise. Nandyan lang kayo sa bahay nyo. Nandyan kayo sa trabaho nyo. Ngayon, sana yung vlog ko ganun eh. Ngayon ko na ipapalabas eh. Kaya nga lang, nabullshit ako dito sa taong nagpalabas na asin daw yung gamot sa COVID eh. Gusto kong batukan eh. Ha? Kasi nabubulagan yung mga tao natin, lalo nyo sa probinsya eh. Nabubulagan sila eh. Siyempre, balisa ka nga naman. Oh. Ay di maraming naguyo itong tao na to. Ha? Tikin mo pa lang sa kanya, tsaka pakiramdaman niyo yung pagsasalita niya, huhuli mo na yung kategorya eh. Isang tao bang nagtatrabaho sa US, ganun magsalita? Pag nagsalita, yung accent niya, talagang accent talaga ng pang-Inglesero. Yun ang doon sa US, taga-US, na doon nagtatrabaho. Kasi ako, ha, ang accent ko, hindi mawala talaga sa aking pagkabisaya. Diba? Pero, paano ako ngayon nagsasalita? Puro na Tagalog, ah. Puro na Tagalog. Halos nga nakakalimutan ko na yung salita ko na Bisaya, minsan. Pero pag pinasalita mo ng Bisaya, fluent pa rin ako ngayon ng Bisaya. Kasi nga, ang Bisaya kong salita, hindi ko talaga iniwan yun. Nire-review-review ko pa rin yun. Kasi makakalimutan mo na eh kung anong tawag doon sa mga halaman doon sa Bisaya. Makakalimutan mo na. Kaya yung tao na ito, maobserbahan mo siya, halos nga walang bahid ng English yung kanyang pananalita eh. Puro Tagalog eh. Parang salita talaga ng nagpapataya sa witing. Sinasabi ko sa inyo. Ha? Sabi kanina, mapiktuhan ang iyong paghinga. Mga muscle mo sa paa at saka sa kamay. Ha? Yung mga nerves mo ba? Kung minsan, nanginginig ka na gano'n, no? Anong panapat ng doktor doon? Painumin ka ng B-complex. B6, B12, ano, para mawala yung mga panginginig mo gano'n. Gano'n ang mangyayari. Kasi pag wala kang exercise, yung mga nerves mo, mga barado na eh. Di ba? Gano'n ang mangyayari sa'yo. At pati utak mo, apektado. Kasi, sabi ko nga, malimitahan yung daloy ng oxygen doon eh. Ano bang umaano sa utak mo? Pag nawala ng oxygen ang utak mo, kumatos ka. Ilang minuto lang yan? 20 minutes ata? Patay ka na. Sa 2 minutes, mawalan ka na ng malay. Kasi mayroong tao talaga na pag hindi makahinga ng 2 minutes, ano na siya, mawala na ng malay yun. Ako nakayanan ko 2 minutes na hindi huminga eh. Sinubukan ko yan eh. Kasi nga, ako mahilig ako magsisid eh. Hindi yung sisid na sinasabi nyo na ano ha, makamamali naman tayo dyan. Sisisid ako sa swimming pool, yung pool na 20 meters, kaya ko sisirin yun dun sa dulo. Oo. Lalo na dati yung gumagamit pa ako ng steroid. Oh. Ngayon, i-improve natin yung ating physical activity. Yun daw ang long term and short term na kailangan nating gawin. Diba? Ang exercise kasi, nakakatanggal ang stress yan. Yung parang nabibigatan ng yung sarili. Tsaka yung mga anxiety, yung pag-aalala, ayun, yung anxious, yung balisa, ha? Yung balisa ka. Yun, kailangan ng exercise, nasabi ko sa inyo. Tsaka isa pa na makakatanggal ng stress natin, mag-alaga kayo ng ano, aso, hindi kaya pusa. Kita mo yung aso, ha? Pag tagal kang nawala, pag umuwi ka, parang inaano ka niya, dinidilaan ka niya, inaano ka niya, ini-entertain ka ng maayos. Oh, di ba? Subukan yung asawa mo ay pagdating mo hindi kumikibo. Oh. Ano makakatanggal doon?
aso kasi siya ang nag-entertain sa iyo eh. Kung hindi ka entertain ng asawa mo, aso mag-entertain sa iyo. Matatanggal ang stress mo. Ba? Kaya yung sinasabi nila, sex exercise. Aba, totoo yun. Base sa mga eksperto, nakakatanggal ang stress yun. Ha? Ano? Tama na siguro. Marami na tayong nailatag eh. Oh, haba na dito. Hindi na susunod ulit. Hindi, huwag niyong kalimutan na bisitahin yung ano ko, YouTube channel ko. Sabi ng mga iba, YouTube. Walang iya. Eh di, basahin mo yung tubo, na English ng tubo na tube. Eh para na lang yung ano, paliguan ng bata, yung tab, ilang na nawala. Di ba? YouTube yun, di YouTube. Bira. Eh, mahilig kasi tayo gaya-gaya doon sa mga western na yan eh. Di ba? Matagal na yung pronunciation na yun, na nandiyan na yun sa libro. Ibasahin nyo. Doon sa correct grammar and composition, basahin nyo roon. Kaya salita ako dyan, YouTube, hindi YouTube. O di, bisitahin nyo yung YouTube ko. Lerne Domingo lang yun. Saka ito, sa mga friends ko dyan sa Facebook. Kutog, Lerne Domingo ah. Mahala na ka dyan, mag-like, subscribe, and share. Kasi mapakinabangan naman eh. Tulungan natin itong ano natin, bayan natin na makahulag po sa'yo dito. Kasi apiktado rin kayo dyan, hindi kayo makapagtrabaho. Ano mangyayari sa atin kung tumagal itong quarantine? O diba? Kahit sa ibang bansa, kahit may kamag-anak kayo doon sa ibang bansa, ganun din sila, lockdown din. Di, wala din kinikita yun. Kasi dapat tayo, matalino tayo. Pag nakita natin yung isang balita, kilatisin muna natin. Sabi nga nila eh, think before you click. Diba? Huwag na tayo mag-ano ngayon. Mga puro tayo ignorante. Sabihin nyo naman, ano ako, arrogant. I'm not an agora. I'm not an arrogant. At the same time, I'm not an ignorant. Yan ang stand ko. Maging ignorante ka lang kung di ka nagtatanong-tanong, hindi ka nagbabasa. Sige, maraming salamat sa inyo. Sana magustuhan niyo yung kulong ko o pitak ng kaalaman. Eh, panoorin niyo na lang ulit pag replay naman yan eh. I-download ko to sa YouTube. Kasi maganda yung live sa Facebook para diridiritso. Hindi tulad nung mag-video ka pagkatapos i-download mo. Walang kwinta eh. Hanggang 10 minutes lang eh. Sige, mabay na.